Update, pinakamalalaki at pinakasariwang mga balitang kilala at TWIC News and Information Center ihahatid sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang headlines para sa news update ngayong araw ng Martes, May 17, 2022. News update. Local transmission ng Omicron sub-variant na BA.2.12.1 pumalo na sa 17. Canvassing ng Senado tuloy sa kabila ng petisyon ng Supreme Court. Foundling Recognition and Protection Act nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga maliliit na negosyo mahihirapan sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Sa balita sa ibayong dagat, Azov Battalion ng Ukrainian Army sumuko na sa Russian forces. At sa balitang pampalakasan, Filipino professional pool player Efren Bata Reyes umabante sa semifinals ng 31st Southeast Asian Games. News update! At sa detalye ng ating mga balita, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 3 bagong kaso ng Omicron sub-variant na BA.2.12.1 sa Western Visayas. Dahilan upang sumampa na sa 17 ang kaso ng naturang sub-variant sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 2 sa 3 naturang kaso ay fully vaccinated. Binigyang diin naman ni Vergere na hindi pa ito makukonsiderang community transmission kung saan malawakan na ang pagkalat at hindi matrace ang lineages ng kaso. Mababatid na ang sub-variant na ito ay dumapo na sa 23 iba pang bansa sa mundo. Sang-ayon naman si infectious disease expert Dr. Edsel Salvanya na magkaroon ng pag-aaral para sa mga epektibong mga bakuna kontra COVID-19. Iginiit nito na ang virus ay nag-evolve kaya't mahalagang magkaroon ng pag-aaral para sa mas mabisang bakuna. Tiniyak naman ni Salvanya na epektibo pa rin ang mga bakunang ginagamit ngayon at nakakapagbigay ng mga karagdagang proteksyon na laban sa virus. Inanunsyo naman ng National Vaccination Operations Center na gagawin ng pamahalaan ang lahat upang maabot ang target nitong 77 million fully vaccinated na individual bago matapos ang Duterte administration. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, sa ngayon ay nasa 68.7 million na mga Pilipino na ang fully vaccinated at kulang pa ito ng 8.3 million upang makamit ang target. Binigyang diin naman ni Kabutahe na sakaling hindi maabot ang target na 77 million ay kahit malapit-lapit lamang sa numerong ito ang maturukan ng bakuna contra COVID-19 ang mabigyan ng bakuna hanggang Hunyo at 30. Kabila naman ang petisyon ng Supreme Court o SC na humaraharang sa kandidaturo ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. ay nilinaw ng Senado na tuloy ang kanilang pagsasagawa ng canvassing bilang National Board of Canvassers o NBOC. Ayon kay Senate President Tito Soto, gagawin nila ang kanilang trabaho hanggat walang order na pagpigil dito. Magugunita na una ng nanawagan si Soto sa mga opisyal ng COMELEC na maging patas sa mga ginagawa lalo't dadaan pa ang mga ito sa mga makapangyarihang Commission on Appointment. Samantala sa kasalukuyan ay mayroon ng 141 Certificates of Canvass o COCs para sa pagkapresidente at vicepresidente o 81.5% mula sa total na 173 na inaasahang COCs. Ipoproklama na ang mga senador na kabilang sa top 12 ng election 2022. Idarais ito sa PICC bukas ng hapon. Sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na ang mga nangungunang senador muna ang ipoproklama dahil sapat na ang bilang ng mga botong nakuha ng mga ito upang ideklara ang kanilang pagkapanalo. Hindi rin babanggitin ang kanilang ranking dahil sa idaraos na special election sa mga lugar na nagdeklara ng failure of elections. Sa Webes naman, nakatakdang iproklama ang mga nanalong party lists.
Pinahayag naman ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na natanggap na nila ang 75,107 o 69.68% na mga election returns o ERs para sa kanilang isinasagawang parallel count sa halalan 2022. Nilinaw ni Commission on Elections o COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco na ang posibleng sanhi ng mismatch ay ang pagod ng volunteers kung kaya't hindi na malinaw na nababasa ang mga numero. Samantala, nabatid na hindi pa kasama dito sa mga ERs ang mga mula sa overseas voting. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 1176-7 o ang Founding Recognition and Protection Act. Sa ilalim ng naturang batas ay maaari nang ituring na natural-born citizens ang mga abandonadong batas sa bansa o natagpuan sa mga embahada, konsulada o iba pang teritoryo ng gobyerno sa ibang bansa. Matatamasa rin na ng mga foundling ang lahat ng karapatan at proteksyon ng isang mamamayan ng Pilipinas at mababago lamang ito kapag mayroong malakas na katibayan na anak ito ng ibang lahi. Samantala, ibibigay sa abandonadong bata ang lahat ng serbisyo ng gobyernong angkop sa kanya, kabilang ang rehistrasyon na pag-aayos sa mga dokumento para sa pagpapaampon, edukasyon, legal at police protection, sapat na nutrisyon at pangangalaga ng child center. Kaya naman ang Department of Interior and Local Government o DILG sa bagong administrasyon na ipagpatuloy ang kampanya laban sa illegal na droga upang magtuloy-tuloy umano ang maayos na peace and order sa bansa. Ayon kay DILG Undersecretary Pemaco Dinsing, sana ay ikonsidera ng Marcos Administration ang naturang kampanya dahil makakasiguro ng mas maraming pamumuhunan sa bansa kapag maayos ang peace and order. Anya, noong bumaba ang antas ng krimen sa Pilipinas, ay dumami ang nagnegosyo dahil kampante sila sa kanilang kaligtasan at kaayusan ng kanilang negosyo. Binigyang diin ng opisyal na aasahang mas uusbong pa ang kalakalan sa bansa kung makikita ng mga investor na mababa ang crime rate. Nilinaw naman ng Department of Agriculture o DA na hindi lilimitahan ang pagbebenta ng NFA rice sa merkado. Kasunod ito ng mungkahi ni DA Secretary William Dar na ibalik sa merkado ang NFA rice, ngunit para lamang sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DA Assistant Secretary Spokesperson Noel Reyes, sa halip ay ipaprioridad lamang ang mga 4Ps beneficiaries. Kailangan lang muna anyang magkaroon ng executive order na inaasang may habol bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte upang maipatupad ang naturang programa. News update. Inihayag naman ni Committee on Electoral Reforms Vice Chairman Senator Coco Pimentel na sang-ayon siya sa mga panawagan na repasuhin o buwagin ang mga party list system sa bansa. Ayon kay Pimentel, parang kabuti na nagsusulputan ang mga party list groups at malayo na ang tunay na intensyon nito sa layunin ng kanilang mga kinakatawan. Ngunit binigyang din nito na mangangailangan ng pag-aamyenda sa ating saligang batas bago mabuwag ang naturang sistema. Samantala, maaari anya itong isulong sa 19th Congress, ngunit depende pa rin ito kung kasama ang charter change sa mga prioridad ng paparating na administrasyon. Nilinaw naman ang Presidential Museum and Library na hindi binura at bagkus ay pansamantala lamang na sinuspindi ang government website na malacanang.gov.ph. Ayon sa Presidential Museum at Library, ang suspensyon ng naturang website ay para sa pag-update ng mga content at pag-improve ng security features nito. Mababatid na ang Presidential Museum and Library ang naatasang ilathala ang lahat ng kaganapan sa mga naging Pangulo ng Pilipinas, kasama na rito ang mga naganap noong martial law. Kamakailan ay umugong ang balitang binura ang website matapos mapansin ni dating Palace Communications Undersecretary Manolo Quezon III na hindi mabuksan ang website kasabay ng namumurong panalo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na anak ng dating Pangulo na nagpatupad ng martial law.
mahihirapan naman ang mga maliliit na negosyo sa sirit na o sa hirit na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ito ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., pangulo ng Employers Confederation of the Philippines o ICOP sa panayam ng DWIZ. Paliwanag dito, maraming maliliit na negosyo sa bansa ang pinadapa ng COVID-19 pandemic. Sinabi pa ni Ortiz Luis na 90% ng mga negosyo sa Pilipinas ay kabilang sa micro-enterprises. Pero yung maliliit, kalahati dyan noong pandemic, nagsara eh. Opo. At marami, hindi pa nagbubukas na ganyan. Yung sana yung inaasahan natin pagbukas at marami pa yung tao hindi nakakapasok. Ano? Magugunit ang inaprubahan ng wage board ang 33 pesos wage increase sa mga minimum wage earners sa Metro Manila, habang 55 hanggang 110 pesos naman sa Western Visayas. Samantala, nagrekomenda si Ortiz Luis ng hakbang upang magkaroon ng balanse sa pagitan ng employers at mga manggagawa. Sana yung application maapidabit lang, na chicken lang na talaga kung ano, wala na yung masyado maraming financial statement na hindi-hingi. Dapat sana luwagan para noon hindi ma-exempt muna yung marami. Yan ang tinig ni ICOP President Sergio Ortiz Luis Jr. sa panayam ng DWIZ. News update. Balita sa ibang bansa. Sumuko na ang Azov Battalion ng Ukrainian Army sa puwersa ng Russia matapos ang tatlong buwan nitong pakikipaglaban. Ayon kay Defense Deputy Minister Anna Malyar, lumabas na mula sa loob ng pabrika ng bakal sa Mariupol ang nasa 261 na sundalo mula sa nasabing batalyon, kung saan 53 sa mga ito ang nasa seryosong kondisyon. Hindi pa naman mabatid kung may mga natitira pang iba sa pinagtaguan ng mga nasabing sundalo habang lumalaban. Samantala, mahalaga para sa Russia ang Mariupol dahil ito ang pinakamayamang lugar sa Ukraine o sa pabrika dahil sa bakal at may mga pinakamagandang pier para sa mga barkong komersyal at militar. Sa sports! Muling umarangkad ang Filipino professional pool player na si Efren Bata Reyes matapos makapasok sa quarterfinals ng billiards sa 31st Southeast Asian Games na kasalukuyang ginaganap sa Hanoi, Vietnam. Pinadapa ng 67 anyos ang katunggali mula Thailand na si Surya Suwanasing na sa score na 65-58. Mababatid na nakapag-uwi ng bronze medal si Reyes noong 2019 SEA Games na ginanap sa Pilipinas. Samantala, muling sasabak bukas si Reyes para naman sa semifinals. Update. At yan po ang aming mga nakalap na malalaking balita sa araw na ito. Muli, magandang gabi. Ako po si Mara Valle. Sumain niyo ang mga balita sa News Update. Muling sa inyo ang 15 minutong balitaan dito sa DWIZ 882, Lunes hanggang Biyernes. News Update.